Kaibigan, para mabasa mo ang kwento, dapat naka-on ang caption sa baba. Iset mo ito sa Filipino upang maramdaman mo ang kilig at pag-ibig sa ating mga kwento. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo agad sa ating susunod na episode. Subscribe na! Somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Adonis babe, wala yung pocket wifi dito sa bag. Di ba sabi ko dalhin mo? Wika ni Bea na naiinis sa akin. Bakit ba hanap mo lagi yung wifi babe? Sino ba kinukontak mo? May iba ka ba? Tanga ka babe. Nakita mo ng bundok tong pupuntahan natin. Pahirapan sa signal dito. Kasal ni Kuya bukas. Paano ako makakapag-upload sa Facebook? Ang tanga mo babe. Wika pa ni Bea sa akin. Tanga na pala ako. Tanga trato mo sa akin. Palitan mo na ako kung tanga ako. Pagtatampo ko habang naglalakad kami sa bundok, kasama pa ang iba pang mga dadalo sa kasal. 5 bundok ang tinawid namin noon. 15 kaming magkakasama, si Babe, siya si Bea. Palagi akong tinatawag na tanga kahit napakaraming tao. Nananahimik na lang ako noon, pero puno na ako. Tumawid pa kami ng 2 ilog, isang sapa at isa pang bundok. Narating ng team namin ang Baryo Mapayapa sa Ipugao Province, kung saan nakatira yung kuya ni Babe na ikakasal noon. Habang naglalakad kami sa baryo, ang daming igorot, lahat sila nakatingin sa aming grupo. Pero si Babe, si Bea, panayang kaway at hello, ang dami niyang nakilala. Mga kakilala siguro niya. Animoy napakabait niya. Natatanaw ko na ang dulo ng baryo. May banderitas at may mga kubo na gawa sa dahon ng niyog. Sinyalis na may ikakasal. Pansin ko ang mga tao. Mga binata at dalaga. Pawang magaganda. At sa dulo ng baryo, isang bahay. Bahay ng kuya ni Babe. Doon kami tumigil at umupo sa mga kawayan na upuan. Habang nakaupo ako, may 3 kawali na malalapad ang pinakukuluan ng tubig. Yung mga dalaga naman, naghihiwa ng mga gulay at sangkap doon sa 2 lamesa habang nagmamasid ako. Tinapik ni Babe ang balikat ko. Kita mo na, walawala ang signal dito, ang tanga mo. Wika pa ni Bea. Pakatapik ni Bea sa akin. Umalis siya agad at hinanap si kuya niyang ikakasal. Isang lalaking igorot na pogi ang umupo sa tabi ko. Mukhang under ka ng kasintahan mo pare. Wika ng igorot na pogi. Hindi naman. Pinapabayaan ko lang siya kasi mahal ko siya. Ang galing mo pare mag-Tagalog ah. Di ba igorot ka? Oo naman. May paaralan dito. Tara, sama ka sa akin. Magkatay tayo ng baboy. Ako? Tutulong sa'yo magkatay ng baboy? Hindi ko alam yan. Ikaw na lang. Isa pa aayusin ko tong mga camera at tripod na dala ko. Kahit manood ka lang sa akin, ayos na. Sige na nga. Kukuha na rin kita ng picture kasi ngayon lang ako makakakita ng baboy na kinakatay. Talaga? Ako pala si Adam. Ikaw? Ako si Adonis, taga Maynila. Photographer. Nice, photographer ka pala. Baka pwede mo naman akong picturean habang kinakatay ko tong baboy. Pang-upload lang. Sige, walang problema. Ngiti na. Pipicturean kita ah.
3, 2, 1, shot. Bigla may bumatok sa ulo ko. Babe! Kanina ka pa hinahanap ni kuya at nung bride niya. Magpapapicture sa'yo, wala ka. Ikaw kuyang igorot. Yang baboy mong asikasuhin mo. Wag tong si Adonis. Wika ni Bea. Sungit mo naman, di ka naman kagandahan. Anong sinabi mo? Wika ni Bea kay Adam na sobrang nabadrip noon. Baby, relax lang. Nagpapapicture lang sa akin. Pang Facebook niya. Siya si Adam. Paano pare? Mamaya na lang, may gagawin pa pala ako. At sinamahan ko si Bea papunta sa groom at bride. Pero nakiusap ako sa kanya. Huwag mo naman ako, babe, babatukan sa mga tao. Napapahiya ako. Namuti lang ang mata ni Bea at hindi ako pinansin. Makailang beses na akong napapahiya noon sa harapan ng mga igorot na mga binata at dalaga doon na magaganda pa naman. Sumapit ang hapon. Nagliligpit ako noon ng mga tripod at camera setup ko noong may nangangamoy na aroma at sangkap ng mga lechon. Dahilan kung kaya sinundan ko ang amoy kung nasaan ito. Nakarating ako sa likod bahay ng kuya ni Babe. Tatlong mga binata na igorot ang nagtutulong-tulong na ipalaman sa tiyan ng lechon ang mga kakaibang sangkap at aroma na may alimango at hipon pa. Bigla lumapit sa akin ang isang payat at may mapungay na mata na igorot. Kinuha niya ang kamay ko at niyaya ako na tumulong maglagay ng sangkap doon sa lechon sa ibabaw ng lamesa. Ngumiti ako at tumulong ako. Mukhang ito na ang pinakamasarap na lechon na ihahanda bukas. Oh, Adam, andito ka pala. Hindi kita namukhaan. Nasaan na yung pang-igurot na kasuotan mo kanina? Nagpalit na ako, nadumihan na yun eh. Sayang naman, mas bagay pa naman yun sa'yo. Pipicturan ko pa naman sana kita ngayon. Kasi kanina, di ba? Hindi natuloy. Tinawag ako ng kasintahan ko. Ayos lang. Saan ka ba matutulog mamayang gabi, Adonis? Ako? Bakit? Kasi baka gusto mo doon ka na lang sa bahay namin na magkakatropa makitulog. Tapos mag-inuman tayo. Hindi ako sigurado. Baka hanapin ako ni Bea. Praning pa naman yun. Sige na. Hayaan mo na yun si Bea mo. Sama ka na sa amin mamaya. Magpapauna na ako na magluto ng lechon mamaya para sa pulutan natin. Sama ka na. Di ba mga brad? Ipagluluto natin siya ng lechon. Tinginan sa akin ang tatlong binata na nakangiti. Kasama na si Adam. Gusto talaga nila akong makaharap sa inuman. Nagbigay sila agad ng pabor na ipagluluto raw nila agad ako ng lechon. Matuloy lang ang inuman. At ngumiti ako. Dahil nakangiti na sila sa akin, nanimoy. Naghihintay ng sagot ko na oo. Payag na ako. Ngumiti ako at pumayag ako. Pero papaalam muna ako sa kasintahan ko. Ano iinumin natin? Lambanog at tuba ng niyog. Okay ako dyan. Sandali. Ikaw pare, ano pala pangalan mo? Ako si Israel, pare. Kabady ko yan si Adam. At siya naman si Jacob. Bago lang sa tropa. Ikinagagalak kong makilala ka, Israel at Jacob. Si Adam, nakilala ko na yan kanina. Kaya medyo close na kami. Ang gagaling nyo naman pala magtimpla ng lechon. Walang betchin.
puro natural gamit niyo. At nakipagkamay sa akin si Jacob at Israel kahit may hawak kami noon ng mga lemongrass. Pansin ko ang mga kamay nila na parang masisipag sila. Kasi magagaspang ang mga palad nila noong nakipagkamay sila sa akin. At sumapit ang gabi. Abala si Babe sa paggawa ng mga bulaklak sa kasal. Hindi na ako nagpaalam. Naroon na kasi yung tatlong binata ng mga igorot sa labas ng bahay ng kuya ni Babe. Inaantay ako dahil iinom raw kami. Lumabas ako sa bahay, nabigla ako. Nag-iba mga itsura nila. Si Adam, mas gumwapo tignan. Si Israel, nakapamada, cute. Si Jacob, lakas ng porma sa t-shirt na itim at maong. Nag-iba siya. Wala na yung kasuotan nilang pang-igurot. Mga mistizo na. Mukhang may mga popormahan kayo ngayong mga chicks pare ah. Lakas ng pormahan natin ngayon. Sayang, naka-charge sa solar mga camera ko. Nalobat kasi kanina. Di ko kayo mapipicturan. Ayos lang. Kung mga chicks lang naman, hindi dito mauubusan sa baryo mapayapa. Pero ang katulad mo ang hanap nila, Adonis. Kaya isasama ka namin para may panlaban kami. Ano? Ako? Bakit ako? Maputi ka kasi, kakaiba at parang Amerikano sa paningin nila. Tiyak na magkakandara pa sa'yo mga chicks dito kapag inilibot ka namin sa sayawan mamaya. Bigyan mo na lang kami ng kadate mamaya. Kaya pala nakaporma kayo kasi sayawan pala punta natin. Akala ko magiinuman tayong apat doon sa kubo. Mamaya na yun, pagkatapos ng sayawan. Diretso na muna tayo doon sa ano, sayawan. Mamaya na yung sa kubo. Dinala ako ng tatlo sa sayawan. Tama nga sila. Tinginan sa akin ang mga babae at lalaki doon. Animoy, ako lang ang kakaiba doon. Tingin nila sa akin foreigner kahit taga Maynila lang ako. Lahat kasi doon medyo maitim. Si Adam umakbay sa akin. Pati si Israel umakbay rin sa akin habang naglalakad kami doon sa sayawan. Si Jacob nasa harapan ko, naglalakad kami na animoy napapalibutan ako ng gwardiya na mga gwapong igurot. Yung tatlo na yun, desidido na ipaghambog ako. Proud na proud itong mga bago kong kakilala ng mga igurot na may kakilala silang bagong kaibigan na mga taga Maynila. Umupo kami sa may bakanting table na may limang upuan na nakapalibot. Pag upo ko, may nasight ako na isang lalaki na igurot na tisoy din. May katabi siya na babae. Girlfriend ata niya. Nagkasalubong ang mata namin. Sama ng tingin sa akin. Sigaw ng sigaw noon si Adam, Israel at Jacob. Ang ingay nila doon sa sayawan. Pero yung lalaki na nakatingin sa akin ng masama, hindi maawat sa pagtingin sa akin ng masama. Akala mo naman, aagawin ko yung girlfriend niya porque may taga Maynila na ako, as if naman mag-epal ako dun at magpasikat dun. Sino ba tinitignan mo, Adonis? Kanina ka pa hindi mapakali dyan ah. Wala, yung lalaki kasi. Ayun oh, kanina pa tingin ang tingin sa akin ng masama. Adam, pag binugbog ako dito, tulungan niyo ako ah. Relax lang, pray. Hindi ka mabubugbog dito. Ako bahala. Malakas ako dito. Kilala ako dito. Pwera na lang kung may pumana sa'yo mula sa malayo. Ano? Pana?
Grabe naman. Pang wrong turn naman dito. Doon ka sa bahay ko matulog mamaya pagkatapos nating uminom dito, Adonis. Para safe ka. Okay, pagkagaling natin dito sa sayawan. Ako? Sa bahay mo matutulog? Hindi pwede. Hahanapin ako ng girlfriend ko. Tigre pa naman yun si Beatrice. Relax lang. Busy yun sa pagde-decorate ng kasal ni kuya niya. Sina Israel at ako, sa bahay ko din naman matutulog. Bakit? Wala ka bang pamilya? May bahay kubo ako. May bahay ako, bahay kubo. Doon tayo iinom mamaya, di ba? Yun ang bahay ko. Ganun pala. Sige, tignan ko mamaya. Pero kung hindi ako masyadong iinom mamaya, baka malasing ako. Kasi uuwi pa rin ako sa bahay ng kuya ng girlfriend ko. Nagpaalam ako kay Adam na may pupuntahan lang saglit. Umalis ako sa compound ng sayawan. Pumunta ako sa may puno. Pero maya't maya pa, may sumunod sa akin. May tao sa likod ko. Bakit ka nanunulak? Di ba ikaw yung masama makatingin kanina? Huwag kang aangas-angas dito, ha. Dayo ka lang, Brad. Kapag tinitignan kita, huwag kang titingin sa mata ko. Yumuko ka. Magpakumbaba ka. Dayo ka lang. Oo na. Sorry na. Patawad, Brad. Mapatawad mo sana ako, Brad. Huwag mo akong saktan. Uuwi pa ako sa Maynila. Sir Will, nagpakumbaba ako. Dahil baka doon ako mamatay. Doon sa may puno na pinuntahan ko. Baka mamatay ako doon kapag lumaban pa ako. Sinundan kasi ako nung lalaking masama makatingin kanina. Tapos may sukbit ata yun na balisong o patalim. Di ko alam. Pero yung lalaki na yun parang may dala talagang itak. Itinulak pa niya ako at napunta ako sa may puno. Pakiramdam ko katapusan ko na noon. At noong nakatayo na ako dun sa may puno at nakasandal na ako sa may puno, lumapit siya sa akin. Pakiramdam ko katapusan ko na. Noong palapit na siya, may matalim ata talaga yun na dala eh. Pero noong takot na ako, Brad, patawad po talaga. Sorry na. Hindi na ako maghahambog. Pakawalan mo na ako. Pero maya't maya pa, noong nasa harapan ko na siya at corner na ako doon sa may puno, ayun, bigla niya inilapit ang mukha niya sa mukha ko. At bigla akong hinalikan sa may noo ko. Huminga ako ng malalim. Akala ko talaga katapusan ko na. Siguro naawa siya sa akin noong takot na ako. Kaya hinalikan na lang ako sa may noo ko noon. Pagkatapos ng kiss niya, mabilis akong tumakas at bumalik ako sa sayawan. Tumakbo ako noon. Grabe pala ang mga igorot sa ipugaw. Ayaw nila ng mga taong hambog, mga taong maangas. Siguro maangas ako sa paningin nila. Pero hindi naman ako naghambog doon sa sayawan. Pero Sweet pala sila kapag nakita nila natakot ka na. Oh, Adonis, bakit parang takot ka? Saan ka ba nanggaling? Para kang nakakita ng aswang, ha? Wala, pare. Tara na,
Uwi na tayo. Doon na lang tayo sa kubo mo, mag-inuman na lang tayo. Relax, siguro may nang trip sa'yo, no? Dito ka lang muna, tawagin ko sina Israel at Jacob. At uuwi na tayo. Sandali. Huwag mo ako iwan dito, Adam. Nariyan na yung lalaki na nang titrip. Umupo yung lalaki sa may likod ng inuupuan ko doon sa sayawan. Lalo akong kinabahan. Hindi ko masabi kay Adam na naroon na yun sa likuran ko. Bigla umalis si Adam. Inakbayan naman ako kaagad noong lalaki na nasa likod ko. Siya yung nang trip doon sa may puno. Malas ko talaga noon. Ako kasi yung kakaiba doon. Itong mga igurot na mga nakikita ko, lahat sila maitim. Kitang-kita ko doon sa sayawan kapag natatapatan ng ilaw sila. Mga maiitim sila. Nananalangin na ako noon kasi nakaakbay na sa akin yung lalaking igurot. Feeling close siya. Halos magmakaawa na nga ako kanina sa may puno sa kanya. Nawag akong saktan. Pero bigla ako naisip yung halik niya. Baka mabait naman siya. Ikinalma ko ang sarili ko. Si Adam sumasayaw kasama si Jacob at Israel. Habang yung lalaki na nakaakbay sa akin na animoy close kami, andoon pa rin sa likod ko. Kinausap ko siya. Pare, ano bang pakay mo? Hindi po ako masamang tao. Ngunit hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya na nakakatakot. Pinagpawisan ako noon ng malamig kasi baka may dala siyang ice pick o balisong. Baka bigla na lang akong bumulagta doon sa lupa sa gitna ng sayawan. Baka lutang or sabugang utak ng lalaki kaya siya umakbay sa akin. Gusto ko na umalis doon sa lugar na yun, pero sa nervyos ko hindi ako makalakad o makaalis sa kinauupuan ko. Napansin ni Adam na may nakaakbay sa akin. Lumapit si Adam. Bumitiw yung lalaki. At doon, bigla ako niyaya ni Adam at Israel na umuwi na raw kami. At noong aalis na ako at babangon na ako sa kinauupuan ko, bigla ulit umakbay at bumulong ang lalaki. Babalikan kita, ha? Hahanapin kita. Di pa tayo tapos. Uwi ka ng lalaking igurot. Sabay bitiw sa akin. Mabilis akong lumayo. Sinalubong ko si Adam at Israel. Umakbay ako sa tatlo bilang proteksyon at naglakad kami paalis sa sayawan. Habang naglalakad kami palayo sa sayawan, lumingon ako. Baka kasi sumunod yung lalaking igurot na nakita ko na nakatanaw. At nakikita ko siya. Nakatanaw nga siya sa amin. Naanimoy nagmamasid kung saan ang uwi namin. Narating namin ang kubo ni Adam. Ring ng ring ang cellphone ko na decay pad. Yung GF ko nag-text na siya. Umuwi na raw ako. Hinahanap na raw ako ng kuya niya. Iinom raw kami. May sayawan din daw doon sa kuya niya. Ikakasal kasi yun. Subalit nakasabi na ako ng oo kay Adam. Kaya hindi ako pwedeng umalis. Pagdating namin sa balkonahe ng kubo ni Adam, sayaw ng sayaw si Jacob at Israel ng budots. Pati si Adam, gusto ako pasayawin. May mga tama na sila noon. Binuksan ko yung isang galon ng tuba na nakasabit sa may poste ng bahay ni Adam. Kumuha agad ako ng baso at
tumunga ng tuba. Hahabulin ko kasi yung tama nila, nila Adam noon, kasi hindi pa ako lasing noon eh. At doon, noong makasyam na baso na ako ng tuba, samantala sayaw pa rin ang sayaw sila Adam at Israel ng buduts sa tugtog ng music box nila. Ako, nahihilo na ako noon. Parang umiikot yung paligid. Bilis pala ng tama ng tuba. Pagtama ng paningin ko na umiikot, tumama yung paningin ko sa may gate na kawaya ng kubo ni Adam. Yung igurot na lalaki, bigla na lamang nandoon at nakatingin sa akin. Pinikit ko ang mata ko at iminulat ko ulit ang mata ko ng ilang beses. Kinabahan ako kasi natrauma na ako talaga sa kanya. Namamalik mata kaya ako. Subalit sa ikatlong pagpikit at pagmulat ko ng mata ko, siya nga. Samantala yung tatlo, walang pakialam na may tao. Nandoon sa may gate ni Adam yung lalaking igurot, yung sasayawan kanina. Hanggang sa naglakad siya patungo sa loob ng kubo at lumakas lalo ang kaba ko. Natatakot na ako noon kasi may sukbit ata yun ng itak talaga. At bigla na lang siyang nasa harapan ko. Tulala naman ako at natatakot na nakatingin sa mata niya. Yung tatlo, sayaw pa rin ang sayaw. Lakas ng tama nila. Di man lang nila napapansin na may tao. At tinawag ko si Adam. Adam, may bisita ka. Sino? Siya. Tumigil na kasi kayo sa pagsayaw. May bisita kayo. Siya. Sandali. Namumukhaan kita. Di ba ikaw yung nakaakbay kay Adonis doon sa sayawan? Kilala kita, ha? Taga-baryo maliwanag ka, di ba? Oo. Taga-baryo maliwanag ako. Gusto ko isama itong bisita nyo. May atraso to sa akin. Gusto ko siya makausap. Wika ng lalaki. Sandali, pare. Ano bang atraso ko sa'yo? Oo nga. Ano bang atraso niya sa'yo, pare? Ninakaw niya ang puso ko. Sagot niya. Ano? Nagpapatawa ka ba? Sabay tawanan sina Adam, Jacob at Israel. Natawa naman ako. Nawala ang takot ko. Akala ko kung ano na. Bakit kayo tumatawa? May masababa sa sinabi ko? Wala. Nakakatawa lang talaga sinabi mo. Masama bang sabihin ko na nabiyag mo ang puso ko? Paano yan, paring Adonis? Hindi ka lang pala malakas sa mga babae, pati dito sa lalaking gwapo na igurot. Tumatama rin ang lakas ng dating mo. Natatawa ako na hindi ko maintindihan. Sobrang ng lakas ng loob niya. Narealize ko noon. Akala ko katapusan ko na. Kaya pala niya ako hinalikan sa may noo ko doon sa may puno. Kasi trip niya ako. At pinatuloy siya ni Adam doon sa kubo. Pare, tuloy ka muna. Tagay ka ng tuba. Mag-usap-usap tayo dito. Ako naman, hindi ko maintindihan na sa gitna ng kabundukan ng ifugaw, may lalaking sobrang lakas ng loob na magsasabi na type niya daw ako. So ayun, kumalma na ako at naging relax ang utak ko. Akala ko nung una, akala ko hindi na ako makakauwi ng bahay sa Maynila. Yun pala, may sumisinta sa akin na igurot
na pogi. Hindi ko alam pangalan niya. Nagtanong ako. Tawa ng tawa si Jacob at Israel. Sabi ko, huwag sila tumawa. Normal lang yan. May mga lalaki talaga na nagkakagusto sa kagaya nilang lalaki din. Lalo na sa Maynila. Pero hindi ko akalain na dito sa Ipugaw Province, meron din. At doon na nga, umupo yung lalaking igurot sa may tabi ko. Sa harapan ko naman si Adam at ako, si Israel sa may kaliwa ko. Sa kanan ko yung lalaking igurot. Nagsimula na akong magtanong. Tagay mo na. Akala ko kanina, katapusan ko na. Takot na takot ako sa'yo. Akala ko, ang taas ng tama mo sa sayawan. At ngayon sumunod ka pa dito para sabihin na nabihag ko ang puso mo. Mukhang hindi ata ka panipaniwala. Kasi di ba, may kasama kang babae kanina doon sa sayawan. Kapatid ko yun, unang tingin ko pa lang sa'yo. Napakaganda ng smile mo. Ano? Ang ngiti ko? Oo, perpekto ang smile mo. At talagang nabiyag mo ang puso ko. Ang tindi naman. Ano pala pangalan mo? Bago mo ituloy ang sinasabi mo. Ako si Amos. Isa akong igurot. At type kita. Oo na. Alam ko na type mo ako. Pero hindi kasi ako nakikipagrelasyon sa ano, sa kapwa lalaki. May girlfriend na kasi ako eh. Pasensya na. Patawarin mo ako kung naistorbo kita. May girlfriend ka na pala. Hindi, ayos lang. Oy, Adam, Israel, Jacob, huwag niyo siya pagtawanan. Normal yan. Marami sa Maynila kagaya ni Amos. Huwag kayong tumawa. Walang mali na magkagusto siya sa kapwa lalaki niya. Ang mali ay yung turuan mo ang sarili mo na magmahal ng taong hindi mo gusto. So, anong plano mo, Adonis, sa kanya? Sasagutin mo siya? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, walang mali sa ginagawa ni Amos. Alam mo, Amos, karangalan ko na magustuhan mo ako. Ibig sabihin, guwapo rin pala ako sa paningin ng mga lalaking igurot dito. Salamat, Amos. Tagay na. Pero may nagmamay-ari na kasi sa puso ko. Hindi na ako pwede sa'yo, Amos. Ito, tagay ka pa. Tawanan si Adam at ako. Para daw akong makata. At para daw silang nanonood ng pelikula. At dahil napapahiya na nga si Amos noong time na yon, inakbayan ko siya. Kasi nahihiya na siya. Pinagtatawanan siya ng tatlo. Umiyak siya. Umiyak si Amos na walang tunog. Nakita ko na may dumaloy na luha sa kaniyang mga mata. Umiyak na siya noon. Iyak ng isang lalaking sawi. Parang wala nang pag-asa. Dagdagan pa ng tawa ni Adam at Israel. Nakakainsulto. Si Jacob, natahimik.
Ako naman di ko alam ang gagawin ko. May tao kaming nasagasaan ng damdamin. Isang taong inosente at nagtapat lang ng kanyang pag-ibig sa akin. Tagay ka pa, Amos. Huwag mo silang pansinin. Sa akin ka lang tumingin. Huwag mong pansinin yung mga tao na yan. Yung mga tumatawa sa'yo. Nauunawaan kita. Huwag kang umiyak. Ganyan talaga kapag hindi na pwede ang taong gusto mo. Alam ko yung pakiramdam na yan, nasawi. Ayos lang yan, Amos. Ganito na lang. Umupo ka dito malapit sa tabi ko. At iyayakapin kita. At umupo si Amos na sa tabi ko. Makisig si Amos. Noong nakaupo na siya sa tabi ko, inakbayan ko siya. Sabay yakap na rin para gumana ang pakiramdam. Hindi na kasi talaga ako pwede. Pero alam ko na kaya kong pagaanin ang puso niya kasi dumaan din ako sa pagiging brokenhearted. Ano? Ngayong yakap na kita, okay na ba pakiramdam mo? Pakiramdam ko, nanalo pa rin ako. Kasi yakap-yakap mo ako. Kahit lasing ka, ramdam ko na naaawa ka sa akin, Adonis. Siyempre, sa pagkaawa nagmumula ang pag-ibig. Kahit ngayon lang kita nakilala, pakiramdam ko, Amos, mapapasaya kita. Pero hanggang yakap lang ha, yun lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Oy, Amos, ang swerte mo sa bagong katropa namin ha. Napaka-gentleman at nakuha ka pang yakapin. Kahit sa wika. At least, na-experience mo may yakap ng crush mo. Ano, okay ka na? Wika ni Adam na parang nang iinsulto. Adam, huwag mo siyang hamakin. Okay ka na, Amos. Baka abutan pa tayo ng jeep ko dito. Tagay ka na. Adam at ako, kanina pa kayo hindi tumatagay ha. Pansin ko dumadaya na kayo. At doon, nalasing kami. Lasing si Amos. Kanya-kanya kaming tulog doon sa may balkonahe ng may mga upuan doon. Nagawa sa kawayan. Hindi ko na nga magawang umuwi. Umuwi pa noon. Napakatahimik ng gabi na yon. Tulog na kaming lima. Si Amos, nasa may paana ng paako natulog. Si Adam, nasa tabi ko, tulog na rin. Pero gumigising ako paminsan-minsan para tignan ang paligid. Parang mapanganib. Baka kasi may panganib doon. Solo lang kasi yung kubo na yun doon sa lugar na yun. Medyo may kalayuan yung bahay ng kuya ni Bea. Mula sa kubo na yun ni Adam. Habang tulog ako, may yumakap sa akin. Nagising ako. Paggising ko, si Adam pala. Oy Adam, huwag mo akong yakapin. Amoy ala ka. Kainis ka. Pero hindi ako binitiwan ni Adam. Lalo niya akong hinag. Niyakap. Siguro nilalamig siya. Ewan. Hindi ako makatulog tuloy noon. Tumingin-tingin ako sa paligid. Pagtingin ko sa relo ko, alas 3 na. Lakas ng hangover ko, mabigat sa noo. Pagtingin ko kay Amos, nakahiga na siya sa may braso ko, tulog na tulog. Dalawa na silang nasa tabi ko. Naisip ko na halikan si Amos sa noo niya, naawa ako. Umiibig sa akin pero di ko gusto. Si Adam naman,
yakap-yakap ako. Si Israel at ako andoon sa kabilang upuan. Mga tulog na doon. Sumapit ang umaga. Suminag na sa amin ang sikat ng araw doon sa kubo. Nataranta ako. Aattend pa pala ako ng kasal. Naisip ko bigla si Bea. Tiyak na magwawala yon kapag nakita noon na inumaga na nga ako. Tumakbo ako paalis sa bahay nila Adam. Iniwan ko silang tulog lahat. Pagdating ko kay Bea, nasapak ako sa muka. Saan daw ako galing? Nag-away kami. Nasuntok niya ako ng maraming beses. Napahiya ako doon sa mga igorot, doon sa bahay ng kuya niya. Daming nakakita na under nga ako ng jeep ko. Pero okay lang naman kasi mga igorot naman sila. Pwera na lang sa 15 na taga Maynila na kasama ko. Sumapit ang kasal, 10:00 ng umaga. Sa araw ng kasal ng kuya ni Bea. Nagpasya siya. Nagdesisyon siya na hiwalayan ako ng lihim. Magkasama pa kami noon sa kainan ng kasal ni Bea. Pero hiniwalayan niya ako ng lihim at doon kami nagbreak. Si Bea ang nakasalo ng bulaklak na itinapon ng bagong kasal. Pero useless, wala na kami. Si Bea, sabi ni Bea, palagi raw akong tanga, walang utak. Ayun, nagsawa rin siya sa katangahan ko at ang masaklap, iniwan niya ako sa Ipugaw. Naiwan ako doon sa kabundukan na yun. Umuwi na pala sila ng mga kasama namin ng mga taga Maynila. Sinabi ko nang antayin ako kasi nagiinuman pa kami nila Adam doon sa likod bahay, doon sa may kasal. Porke lasing na ako noon. Iniwan ako. Nagpasya ako na sa makalawan na lang ako uuwi. Nakituloy ako kila Adam. At sumapit ang gabi. Dumalaw noong gabi si Amos. Si Adam, masama ang muka. Parang ayaw na dalawin ako ni Amos. Gusto ata ni Adam. Sa kanya lagi yung atensyon ko. Palagi kasi kaming tumatawa at nagbibiroan ni Adam. Oy, Adam, kanina ka pa, wala sa mood. Nagyayaya si Amos, inom daw tayo. Pasensya na, masama pakiramdam ko. Kanina pa to doon sa kasalan. Kayo na lang mag-jamming ni Amos, Adonis. Okay. Amos, tara, jamming tayo. Ayaw naman ni Adam. Wala naman si Jacob. Wala naman si Israel. Eh di, inumin na natin tong tuba. Salamat, Adonis. Napakabait mo. Binibigyan mo ako ng oras. Eh wala eh. Naiwan ako dito. Bukas makalawa pa ako uuwi. Boring naman, kaya tagay na lang tayo. Boring kasi. Hindi ka ba naiilang sa akin? Bakit ako maiilang? Dapat nga, ikaw ang maiilang sa akin kasi may gusto ako sa'yo, di ba? Ako, hindi naman ako naiilang. Normal naman ang tingin ko sa'yo. At doon ngumiti ako. Nag-smile rin si Amos. Ngumiti rin siya. Si Adam, tulog doon sa gilid. Siguro may tama pa yun mula sa kasalan. May hangover pa ata. Amos, maiba ako. Kailan mo pala nalaman na kagaya ko ang gusto mo? Noong makita kita sa sayawan, doon na mismo, para bang nakakita ako ng estranghero, nakakaiba. Grabe naman, kakaiba pala. Kaya mo ba akong dalhin sa lugar na sinasabi mong kakaiba? Yung
ibang-iba talaga. Bakit naman? Marami ditong mga lawa at bundok. Pwede kitang ipasyal. Hindi niya na-gets ang sinabi ko. Sa bagay, yung sinabi ko, applicable lang yun sa syudad. Sa amin lang ng jeep ko yun, doon sa Maynila. Hindi niya na-gets. Hindi lawa o ilog. Ganito na lang. I-kiss kita sa lips mo. Yun ang ibig ko sabihin. At doon, mabilis kong hinalikan si Amos. Wala na kasi kami ng jeep ko noon. Kaya siya na lang yung binigyan ko ng kiss. Sawi na rin kasi ako noon. Nagulat si Amos sa isang kiss. Sa isang kiss ng taga Maynila. Siguro first time niya mabigyan ng isang kiss. At isang lalaki pa ang nagbigay sa kanya ng isang halik na sobrang sweet. Ginusto ko noong mga oras na yun si Amos. Dahil sa kagagawan ng girlfriend ko na sinakta ng puso ko noon. Habang nagkikiss kami ni Amos, miss na miss ko yung jeep ko. Alam ko, unfair yun, pero pagmulat ko ng mata ko, nakita ko si Amos na nasa harapan ko talaga siya at hindi ang jeep ko. Hinalikan ko ulit ang mga lips ni Amos. Ang gwapo ni Amos. Nabakla na rin ata ako. Bahala na. Niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako. At doon, umiyak ako sa balikat niya. Napaiyak ako. Matinding lungkot ang dumapo sa puso ko habang yakap ako ni Amos. Iniwan kasi ako ng girlfriend ko. Sa kanya ko naramdaman na mahalaga ako. Opo, naramdaman ko yun habang umiiyak ako noon sa balikat ni Amos. Habang yakap-yakap ako noon ni Amos, ramdam ko ang sinseridad. Para sa kanya, special ako. Na hindi man lang pinaramdam sa akin ng girlfriend ko na special ako. Pero kay Amos, sa bawat yakap at kiss niya noon sa akin, ay mula sa puso niya. Doon, nawala ang pangungulila ko sa jeep ko. At doon nga, sa bahay ni Adam, doon ko iniwan ang lahat ng sama ng loob ko kay Bea, na palagi akong ginagawang tanga. Si Amos, hindi ko pa lubusang mahal. Pero sabi niya noon, habang yakap niya ako, mahalagang mahalaga raw ako sa kanya. Sir Will, andito pa rin po ako ngayon sa Ipugaw. Kasama ko si Amos, sila Adam, Jacob at Israel. Hindi na po ako nakauwi. Nagtatanim na po ako dito ng palay at nag-aalaga ng mga kalabaw at baka doon, dito sa Ipugaw. Hindi na po ako photographer. Yung mga camera ko, naka-standby dito sa Ipugaw. Naging magsasaka na po ako. Kasama na nga itong magbabarkada, itong magkakatropa. Si Amos, bago lang yan, nakatropa nila. Taga-ibang baryo siya. At dyan na po nagtatapos, Sir Will, ang kwento ko sa inyo. Salamat po sa mga nakinig. Biti naman tong kwento mo, Adonis.